Hello, Katipa. Ituturo ko sa inyo itong ano. Saglit lang ito. Itong intro na piano na gitara. Gigitarahin natin yung pianong intro. Okay? Ng 2-1-4 ng River Maya. Okay? So, ganito, Katipa, yung tuturo ko. So yun yung sa piano. Yung ano, tong twing, tong tong. Sige, ituro ko na rin yun. Pero hindi yun yung sa piano, di ba? Nga pala, itong ituturo ko sa inyo ay pinag-aralan ko lang din, okay? Marami na namang nagturo nito sa YouTube. Naghanap na lang ako ng pinakang the best ma-pick up. The best maintindihan, okay? Ganito, tipain ka muna yung mga chords para dyan sa intro na yan. So ganito yung chords tsaka yung ano, yung bilis ng lipat. C, D, G, E minor, B minor, C, D, G, E minor, D, C, D. Tapos ano na, yung isang part na, yung tong ping tong tong, okay? Yun. So, ganun yung chords. Tapos, ito na yung mangyayari talaga. Okay? So, C, ganire. Paano yun? So, nakasi ka. Okay? Tapos, i-pluck mo ang 5th string, 3rd string, 2nd, 1st. Yun. Tapos, mabilisan yan. Lilipat ka sa D suspended. Okay? Hindi D, ha? D suspended. So, paano ka ba mag-D sus? Ako, si kinukompleto ko yung D, tapos nilalagyan ko dito ako sanay, okay? So, ang ipa-pluck mo, ano lang din, pababa lang din, mula sa 4th string, tapos 3-2-1, string 3-2-1. Yun lang. So, ulitin natin yung C, D. O, 5th string, so 5-3-2-1, ha? 5-3-2-1, and then D suspended, 4-3-2-1, and then G, okay? Ang gagawin mo sa G, ganun. So, i-pluck mo, i-pick mo ang 6th string, and then string 2, 1, and then 1 ulit, pero pa-slide sa 5th fret. Okay? String 1 ulit, pero pa-slide sa 5th fret. Yun, ang sa G. Ngayon, ang sa E minor, ganito. So, nag-pinch, lalagyan mo ang 1st string, 3rd fret. Pinch ang 6th string, tsaka 1st string. Pero, pag-pinch mo, pag-kurot mo yan, diba, sabay? Pag-kurot mo yan, ay nagpo-pull off ka mula 3rd fret, papuntang 2nd fret. Okay? Ganon, anong nangyari? Ting! And then, open 2nd string, hammer to 3rd fret. Yon. Ito, susunod na chord, B minor na. Ganito ang mangyayari sa B minor. Ito lang ang tatapakan mo, okay? 5th string, 2nd fret, 2nd string, 3rd fret, and then 1st string, 2nd fret. Okay? O, i-pick mo yan. Locking ka. 5th string, 2nd string, tapos 1st string. Ito, susunod. Ito yung pinakang C. Yon, ganun kabilis halos. 1st string, 3rd fret. And then, saka mo gawin yung pipinching 5th string, 3rd fret. And then, ito. Yung index mo sa 1st string, 2nd fret na mag-hammer. So, pagka-pinch mo, pagkasabay ng 5th string at 1st string, hammer, gagamitin mo yung ring finger, hammer sa 3rd fret. Okay? Ganito. So, mabagal. And then, open 1st string, balik sa 3rd fret ang 1st string, and then, lipat ka na sa pinakang chord D. Ito. Ito ang magiging mangyayari sa D.
Yun. Parang de-suspended ulit. Ito lang ang pwede, okay na yan. Lalagyan mo ng 3rd fret ang 1st string, 2nd string. So, pinch 4th string, sabay ang 4th string at 2nd string. Tapos, pluck ang 1st string. Yun. Susunod dito, ganyan ang tipa. So, yung index pumunta sa 2nd string, 1st fret. So, pa-pluck mo, 2nd string, 1st string. Yun, ang D-suspended mo. Tapos G, to ang tunog ng G. Yun, paano yun? So, pinch, kurot, sabay ang 6th string, tsaka open 2nd string. Tapos, itong index, ititipa mo sa 3rd string, 2nd fret. Bitaw, tunog. And then, ring finger sa 4th string, 4th fret. Okay, and then E minor. Bahala ka na, mag-pinch ka ng 6th string and 4th string, pwede yan. Or strum na lang. Kahit ano. Di ba? Sa G, oh. So, basta nasa tempo yung iyong mga gagawing kalikot na pwede freestyle na lang itong E minor na ito, okay? Tapos D. Tapos C, D. Yo, sabay. Ay, sorry. Yan. Okay? Alright. Demo, mabagal. Sa C. Sa D sus. Tapos G. E minor. Tapos B minor. Tapos C. D suspended. Tapos G. E minor. D. C, D, E. So, ito yung mag-normal demo ako, ha? O, ngayon naman, yung bass. Ganito yung ginagawa ko. Yan. So, paano yan? So, yung una, syempre, E ang chord nyan. Di ba? Tapos, tong-jeng. Yung tong-jeng. 5th string, tsaka 4th string. Tapos, balik sa 5th string. Tapos, balik sa 4th string na mag-i-slide. Okay? Ang slide mo ay papuntang 6th fret. And then, punta kang 4th fret. 4th string tayo, ha? And then 2nd fret. And then buuin mo yung C power chord. 5th string 3rd fret tsaka 4th string 5th fret, okay? Pak. And then pupunta yung 4th string mo mula 5th fret to 4th fret. And then hammer ka tsaka pull off dito sa 4th string, 2nd fret hammer sa 4th fret. Balik sa 2nd fret. So, pull off sa 2nd fret. Tapos, 5th string, 3rd fret. And then, saka mo gagawin yung D. Ito lang naman patutunogin mo doon sa D. Yung open na 4th string, tsaka naka 2nd fret na 3rd string. Tapos, isa pa, hammer ka sa, yon, sa 2nd fret ng 4th string. Okay, 2nd fret ng 4th string. Yon. And then, iulit.
Tapos uulitin mo lang. Okay. Tapos E. Tapos twinning. Second, yung third string mo, ha-hammer, magiging isus. Ayan. Twinning. Okay, gagamitin mo hinliit para magpunta sa second fret yung third string. Tapos bitaw. Tapos ito, twinning. Yung fourth string mo naman, second fret, slide pa fourth fret, tapos babalik sa second fret. Tapos, am I real? Okay. Yun. And then, magkakaroon ng iba sa huli. Yung outro niya. Ito yung magiging outro, di ba? Yun. Ang magiging iba. Doon sa pag-ulit, tapos gagawin na yung katulad nung kanina. Gets mo? Turo ko na yung ano, yung nag-iba. Yung nag-iba, 'di ba? Ito. Yan. So, imbis na ganun, dito lang, fourth string second fret and then fifth string third fret. Okay? And then, sa D, magiging D yung chord. Yan. So, lagyan mo parehas yung 5th string and 4th string sa 5th fret. Tapos, yung 4th string mo, 4th fret. Okay? And then, 4th string, 2nd fret. And then, open. Tapos, gagawin mo na yung toing, yung D. Yun, tinuro ko na kanina yun. Tapos, E. Yeah. Okay. So, ayan ang video na ito. Intro and outro. Okay? Kung gusto niyo ng mga chords para sa 214, meron ako at marami na ring ibang nagturo niyang mga chords ng 214. Okay? At, mamili na lang kayo. Keep on searching lang, ha? Diyan kayo matututo sa kaka-search ninyo. Paring done here. Bye-bye!